Ryan, kumusta ang naging inspeksyon ng City Engineering Office ng Maynila sa nasunog na gusali? Ano ang naging resulta o nakita nila doon sa inspeksyon? Monica, medyo tumagal ang isinagawang inspeksyon kanina sa lawak ng pinsala dito sa nasunog na gusali. Sa ngayon ay wala pang resultang inilalabas sa kanilang ginawang initial assessment sa gusali, Monica. Binubuo ng 9-month team ang mga engineer na nag-inspeksyon kaninang umaga sa nasunog na gusali ng Manila Central Post Office. Humingi muna sila ng clearance sa Bureau of Fire Protection upang tiyakin na ligtas na nilang pasukin ang gusali para mag-inspeksyon. Ang magiging resulta ng kanilang pagsusuri ang gagawing batayan sa kanilang magiging rekomendasyon kung maaari pang i-rehabilitate o i-declara ng condemned. Ang mga larawang ibinahagi kanina ng engineering office, makikita nga natuklap ang ilang bakal sa ilang bahagi sa loob ng gusali. Pero wala pang inilalabas na resulta ang engineering office sa kanilang isinasagawang assessment. Sa loob muna ng isang linggo ay ilalabas nila ang resulta pag na-consolidate na nila ang report ng kanilang mga engineer. Kailangan kasi to ako ang mahirap magbigay agad ng conclusion na kung i-condemn or i-renovate ang building. So, kailangan namin ng Toro test. At kung kailangan pa ay muli silang magsasagawa ng ikalawang inspeksyon. Tinatayang aabutin ng hanggang 2 linggo para maisapinala ang kanilang evaluation kung maaari pang ma-rehabilitate ang gusali o kailangan na itong ma-demolish at tuluyang gibain. Ano't anuman ang kailangan umanong ma-renovate ay maibalik sa dati ang passage ng post office building na sa naunang pahayag ng lokal na pamahalaan, Monica, ng Maynila. Sinabi nitong nakikipagtulungan sila sa national government upang ma-restore ang iconic na gusali. Ang GSIS ay nakatakda ring magsagawa ng blown site inspection. Ayon kay GSIS President Wick Beloso, mayroong 604 million pesos na maaari pang na insurance pension fund at maaari pang makapag-loan para sa reconstruction ng nasunog na gusali, Monica. Maraming salamat, Ryan Lakanlale.